Hi guys! Welcome back again sa aking YouTube channel and for today's video ay ipapakita ko na sa inyo yung result and ito yung final result or final update sa aking paggamit ng Brightest Skin Essential or Brightest Rejuvenate. And sa video na to ay ipapakita ko sa inyo yung mga features and video na tinik ko habang ako ay gumagamit ng Brightest Skin Essential Rejuvenate. And sa video na to ay share ko sa inyo yung mga na-experience ko at ano yung pinagkaiba ng Rejuve na to sa mga iba kong nagamit na Rejuve. At itong video na to, hindi ako naglagay ng filter. So, yung mga dati ko kasing videos, may filter yung ginagamit ko pag nagbibideo ako. Syempre, parang kahit hindi na ako super effort sa pagme-makeup. And sa video na to is, wala po akong ginamit na foundation or kahit ano, kung di pagkaligo ko and pumunta ako ng palengke. Hindi pa ako naglalagay ng toner, hindi pa ako naglalagay ng sunblock, ganyan. Naglagay lang ako ngayon ng eyeliner, eyebrow, and lip gloss para medyo may kulay naman dito sa video. And ayan yung, ito yung mga na-achieve ko sa paggamit ko ng Brightest Skin Essential. Ayan, so babalikan ko po kaya din, maghihilamos muna ako and ipapakita ko sa inyo kung ano yung ganda ng effect ng paggamit ng Brightest Skin Essentials. A few moments later. Ito guys, tapos na ako maghilamos. So ganito yung effect niya pagkatapos mo maghilamos ng kojic. Diba? Yung sobrang parang may pagka-glass talaga siya. Yan, nag-glass skin siya. And syempre, gusto nyo siyang punasan, syempre dump lang. Yung ganyan lang po. So huwag nyo siyang irarab. Para hindi ma-irita yung skin nyo dahil pag nag-rejuve po kayo, is sobrang nipis na ng skin. So, mabilis lang po kayong masusugatan. So, ito nga po, nauntog ako. Pinatuyo ko pa yan bago ko mag-take ng video. Kaya tumagal po ng 3 weeks yung pag-apply ko. Kaya po tumagal ng 3 weeks itong pag-update ko. Kasi po yung mga first week and the second weeks is nag-feel pa rin ako ng bongga. Kaya hindi ko pa siya naititik. So, nag-decide ako na, sige, baka pwedeng 3 weeks ko na lang siya i-vlog and i-final update sa inyo para medyo mas maganda siyang tignan, diba? Kasi pagka nasa sa feeling stage ka, para siyang nagda-dry it. And syempre, diba, medyo parang ang pangit lang din tingnan sa camera kung 7 days mag-vlog na ako tapos nagbabalat pa talaga ako ng bongga. So, maglalagay po muna tayo na, pagpupunas lang po ako tapos maglalagay po tayo ng toner. Yan o, diba? Ito po kasi, nagkaroon ako ng, yun nga, share ko sa inyo, habang nagumagamit po ako ng Brightest Skin, tinigyawat ako ng dalawa, ito, saka dito, pero nawala rin naman siya, pero medyo matagal din siya nawala, kumbaga yung marks nung pimples, medyo tumagal. Pero kasi yung na-experience ko nung sa unang Rejuve, gumamit ako ng Rejuvenate, yung Pamela Rejuvenate, hindi naman ako tinigyawat, kung di nag-feel lang naman din ako, pero unlike dito sa Brightest Skin, yun lang din yung yun lang din yung ayaw ko, yung nagkaroon ako ng tigyawat na sobrang tagal. Parang hindi siya pimples, parang acne yung lumabas sa akin. Sobrang tagal niya na natuyo. And sa Brightest Skin Essential Rejuve, ang ayaw ko lang po talaga, isi-share ko sa inyo yung ayaw ko. Para sa akin po, ayaw ko talaga. Ayaw ko yung soap niya. Hindi ko bet yung soap niya. So, isang slice, inubos ko lang, tapos hindi ko na siya ginamit. Pero, depende pa naman din po sa skin siguro ninyo. So, parang natapangan lang din po dito. Or wala siyang scent pero matapang siya para sa akin. And pinaka gusto ko sa kanya yung cream and yung sunblock niya. Is super, 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 super like ko yung scent, yung amoy niya. And sa Brightest Skin Essential, yung pinagkaiba niya sa una kong ginamit, ito ay super tapang. Super tapang na rejuvenate. And yun nga na, yung isa kasing ginamit ko na rejuve ay mild rejuvenate lang po. And last drop na po. Yan. Wala na po. Ito na po. Kumbaga parang sinakto ko po talaga yung paggamit ng rejuve lang panghuli. At i-take. At ipakita sa inyo. Yan. Ganyan. Pero kung nagpipil po kayo, huwag nyo po irarab ng super. Yan. Ganyan siya. Wala pong filter. Yan po yung totoong skin ko. Hindi pa ako nag-filter para mapakita ko sa inyo yung totoong skin and kung ano yung effects ng na meron si Brightest Skin yan. Diba, nag-glass skin siya. And nakakatanggal din siya ng mga blackheads. And yun yung pinaka nagustuhan ko sa Rejuve na to. Nakatanggal siya ng blackheads. And yung parang inaasam ko na mag-feel dun sa aking, kasi yung unang Rejuve ko, hindi na masyadong nag-feel yung aking neck. And so Brightest Skin Essential is super super peel and insert ko dyan yung video.
nung nag-feel yung aking neck and talagang nagtutuklapan. First time ko po na-experience yung ganong feeling effects sa aking paggamit ng Rejuvenate. Dito ko lang po siya na-experience sa Brightest Skin. Essentially, yung super peel effect. Kasi, akala ko pag gumamit ako ng Rejuve, syempre nag-feel naman ako sa una kong Rejuve, pero hindi naman din ganun kabonggang Rejuve. Kabonggang feeling effect. Pero, dito sa Brightest Skin Essential, dito ko masasabi na parang antapang talaga din ng Rejuve na to dahil talagang pati kilay ko nagbalat sa ganito. Pero, ang ayoko lang talaga din sa na-experience ko rito is super sakit yun. Talagang masakit yung dito ko. So, iwasan nyo yung lagay ng Rejuve yung dito sa may mga paligid ng inyong mga mata dahil super sakit. And ito yan, super sakit yan. Ang ginawa ko po, habang ginagamit ko itong Brightest Skin Essential is ina-alternate ko siya para hindi mag-suffer sa sakit yung skin ko. So, pagka sobrang sakit at hindi ko kaya, pinapahinga ko siya, hindi ako naglalagay. And pag okay na, naglalagay ako ulit. And yun nga, pagka nag-apply ka ulit, another feeling effect ulit. Dun yun yung parang nagiging bet ko din sa kanya. Kasi, tapos, ang ganda din ng effect niya, and parang nakaka-blooming glass, ganyan. Nakikita nyo naman dyan sa video na nag-glass ako, diba? Ayan, wala pong filter yung ginamit kong camera, ayan. Para, tapos nakakatanggal din siya ng blackheads. Dati, dami kong blackheads din, hindi masyado natanggal dun sa unang Rejuve na ginamit ko. Siguro dahil mas okay to sa akin, tong Brightest Skin. Ayan, ayan, ganyan siya. At, yan, ang bet ko din talaga sa kanya kasi parang nag-glass skin din yung neck ko. Diba? Sa sobrang tapang ng Rejuve na to. Hindi ko ito nare-recommend sa mga takot mag-Rejuve, lalo na sa mga ayaw ma-experience yung peeling effect. Sinashare ko to sa mga taong mahilig mag-Rejuve. And, ang Rejuve na to is 180 SRP lang. And sulit siya sa, akala ko kasi pagkamura, medyo iba yung effect. And then, yun nga, napatunayan ko sa paggamit ko neto is maganda yung Rejuve na to. And, ang pinaka nagugustuhan ko sa Rejuve ng Brightest Skin is yung sunblock niya, mabango, bet ko. And, pag nilagay mo siya, hindi siya namumuo and mabilis siya mablend sa inyong skin. Ayan, mabilis siya mabiblend. Hindi siya nagbubuo-buo sa mukha. May mga ganun kasi akong nakikita na parang, kadalasan nang may umorder sa akin ng reader, tinatanong ang sunblock kung nagbubuo ba siya. Or parang foundation style, ganon. At ito yung pinaka nagustuhan ko talaga sa Brightest Skin, yung mabilis magblend yung sunblock at yung night cream niya. At yung night cream niya, kada apply ko, yung kinabukasan, nakikita ko talaga yung pagiging pagpifeel ng skin ko. Pero ngayon hindi na po ako nagpifeel. Tapos na po. And siguro kung mag-stop ako ilang araw, tapos mag-take ako ulit ng Brightest Skin, ayun, babalik, magpipil ako. Ganun yung na-experience ko sa Brightest Skin. Pero overall, and ang ganda ng Rejuve na to. Ang Brightest Skin Rejuve is yung lumalaban, 180 lang, pero panalo po yung effect, ayan. Hindi naman po ako prone sa mga tigyawat, or papakita ko dito kasi baka may mag-sabi sa inyo na hindi naman ako tigyawat din, or wala naman akong problem. Ang problem ko sa skin ko is medyo parang dry, or gusto ko kasi yung effect ng Rejuve is nag-glass skin and kahit hindi ka naghihilamos, blooming yung effect, blooming yung itsura mo, and kahit hindi ka na mag-foundation, lip tint saka eyebrow lang, bongga ng result ng paggamit ng Rejuve, syempre. Yun yung parang nagugustuhan ko, kaya gusto ko na din gumamit ng Rejuve. Ayan, di ba? Hindi ko nilagay ng filter yan para, ayan, makita niyo yung pinakikita ko sa inyo yung pinaka parang result ng engine nga ang nagustuhan ko sa Brightest Skin, yung sunblock, night cream, and yung toner niya. At i-remind ko po kayo sa mga gustong gumamit ng Rejuvenate ng Brightest Skin Essential, feeling ko po is matapang to talaga siya. Kumbaga parang expect niyo na super peeling, super sakit, pero yung result is bongga. 'Di ba? Hindi ko na kailangan mag foundation or diba, parang ang ganda lang ng effect, lalo na pagkabagong ligo and bagong pahid, super bongga. Maglalagay ka na lang ng lip tint, ganun. Mas bongga na yung effect. Bongga na yung effect ng Rejuvenate na to. So, para sa akin, ang Rejuvenate na to is palaban din tong Rejuvenate na to. Sulit, palaban na Rejuvenate, and sulit na, sa 180, super sulit, kasi parang in-expect mo dun surprise, parang hindi ka mag-expect ka na baka hindi maganda, kasi nga 180 lang, pero yung na-experience ko sa Brightest Skin Essential is worth it yung 180, parang, kung sa Rejuvenate na 300, 350, 400, ilalaban mo dito,
lumalaban tong Rejuvenate na to. So sabi dyan na to, hindi ko ini-endorse sa inyo. Hindi ako sponsor ng Rejuvenate ng Brightest Skin Essential. Sinishare ko lang sa inyo yung mga na-experience ko habang ginagamit ko tong Brightest Skin Essential. So, and guys, insert ko pala dyan yung mga features na tinik ko habang ginagamit ko yung Brightest Skin Essential. At mapapakita ko dyan mga kada araw na habang tinitik ko and ano yung mga na-experience ko. Yung pag-feel, and yung parang nag-dry yung dito ko, and yung sa leg ko. Papakita ko po dyan sa video na ngayon. Papakita ko po ngayon dyan. Insert ko na po ngayon dyan. At yun lamang po guys, share ko lang po sa inyo yung aking honest review sa Brightest Skin Essential Rejuvenate na 180 lang and super sulit. At see you on my next vlog. Thank you po. God bless.